Hi kids! Ako nga pala si Teacher Jansen at alam kong excited na kayo sa ating praise and worship. Kaya ano pa't hinihintay nyo? At samahan kami ni Teacher Tristan na magpuri kay Lord. Tara! Tristan at kay Teacher Jackson. Thank you rin sa pagsabay. Kids, nandito ba kayo last Saturday? Naaalala nyo ba yung lesson natin? Tama! Last Saturday, we learned about humility. Today, we will have a new lesson. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa joyfulness. Sabayan nyo nga ako, kids. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa joyfulness. But before we head on to our lesson, magpe-pray muna tayo. Gawin natin ang ating prayer formation, kids. First, close your hands. Second, bow down your head. And third, close your eyes. Lord, we thank you and we praise you for this day that you have given to us. Lord, guide us as we learn about joyfulness. In Jesus' name, amen. Thank you, kids! Ngayon naman, kung ready na kayo, sit down and makinig na tayo sa kwento na ikukwento ni Teacher Kate. See you later! Hello, kids! Ako nga pala si Teacher Kate for our Bible story today. Ready ka na ba na makinig ng Word of God? If ready ka na, isang malakas na hallelujah naman dyan! Very good! Ready ka na nga! Simulan na natin! Bago tayo magsimula, may ipapakita muna ako sa inyong mga pictures. And if this picture makes you happy, show me your happy face. And if this picture makes you sad, show me your sad face. Ready ka na? First picture. A happy family. Does it make you happy or sad? Happy! Second picture. A child helping an old woman cross the street. Does it make you happy or sad? Tama! It makes us happy! Third picture. A brother and sister fighting over a toy. Does it make you happy or sad? It makes us sad. Fourth picture. A sick baby. Does it make us happy or sad? Sad! And the last picture, two friends sharing food. Does it make you happy or sad? It makes us happy. And that will be our character topic for today. Joyfulness.
sabihin nyo nga. Joyfulness. Very good. Ready ka na ba for our Bible story? Kunin mo na ang Bible mo and open it to Genesis chapter 45 verses 1 to 47. Let's start! Naaalala niyo pa ba ang story ni Teacher Kate tungkol kay Joseph? Tama! Si Joseph na ibinenta ng kanyang mga kapatid sa Ehipto upang maging slave. But because God is with him, siya ang naging governor or siya ang naging in charge sa buong land ng Egypt. Grabe, di ba? Anong nangaabang nangyari pagkatapos nun? Nang malaman ng mga kapatid ni Joseph na buhay si Joseph at siya ay governor na sa Egypt, dali-dali silang umuwi papunta sa kanilang ama na si Jacob. Very good. Sinabi nila sa kanilang ama, "Tay, buhay si Joseph! Siya ay nasa Egypt at siya ay governor na doon." Sabi ni Jacob, "Joseph, 20 years nang patay ang inyong kapatid. Buhay? Hindi niyo alam po anong sinasabi niyo." Sabi ni Benjamin, "Pero tay, nakita namin si Kuya Joseph. Buhay siya at gusto niya na pumunta tayo sa Egypt at doon na manirahan." Napailing si Jacob. Governor? Sa Ehipto? Si Joseph? Hindi talaga siya makapaniwala sa mga sinasabi ng kanyang anak. Hanggang sa may dumating na mga chariots at may dalang regalo para sa kanya. Ito ay ipinabibigay ni Joseph. Sabi niya, "Kanino galing ang lahat ng ito?" Sinabi naman ng mga may bit-bit ng regalo, "Ito po ay galing sa governor ng Egypt na si Joseph. At gusto niya na kayo ay pumunta na sa Ehipto upang doon manirahan." Kaya naman, sa mga oras na yon, labis na napaiyak si Jacob. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Buhay ang kanyang anak na labis niyang mahal. Dali-daling inayos ni Jacob at ang kanyang mga anak ang kanilang gamit upang pumunta sa Ehipto. Habang sila ay naglalakbay, nagpahinga sila sa lugar na tinatawag na Beersheba. At doon, kinausap ng Panginoon si Jacob sa kanyang panaginip. "Jacob, I am your God. I am the God of your father. I will make you a great nation. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto dahil doon mo makikita ang iyong anak na si Joseph bago ka mamatay." Kaya naman, dali-dali na sila ay pumunta sa Ehipto. Inutusan ni Jacob ang kanyang anak na si Judah na papuntahin si Joseph sa Goshen kung saan sila titira. Kaya naman, si Judah ay pumunta sa kanyang kapatid na si Joseph at sinabing nandoon na sa Goshen ang kanyang ama. Madaling kinuha ni Joseph ang kanyang chariot upang puntahan ang kanyang amang si Jacob. At nang makarating siya sa Goshen, he was so joyful when he saw his father. Niyakap niya ang kanyang ama at sila ay umiyak. Sobra ang katuwaan na naramdaman ni Jacob nang nakita niya si Joseph. At sila ay nabuhay ng masaya. Dumating ang panahon na mamamatay na si Jacob. Pinagpala niya ang kanyang anak kasama si Joseph at ang dalawa nitong anak or his grandsons. And that is the story. See kids, how God can turn sadness into gladness and sorrow into joy. So don't forget to be joyful always. If God is in your heart and God is in control of your life, we'll always be joyful. Remember our memory verse for today. Psalms 32:11. Rejoice in the Lord and be glad. That is our lesson for today. Sana hindi natin makalimutan ito. See you next Saturday. God bless everyone! Bye! What an amazing story! Grabe talaga kids kapag si Lord ang nagbigay ng joy, no? Kahit anong gawin ng enemy, hindi ito mawawala or hindi ito mananakaw. Kids, tandaan natin ang mga matututunan natin sa kwento ni Teacher Kate. Meron tayong tatlo. Una, we still have so many reasons to be joyful.
Pangalawa, God can bring us joy despite of our circumstances if we trust in Him. And number three, God can turn our bad situations into joyful ones. And kids, sabi pa nga sa ating memory verse, sa Psalms 32 verse 11, rejoice in the Lord and be glad. Grabe no, yung pagmamahal talaga sa atin ni Lord is unconditional. Today kids, magpe-pray tayo na bigyan tayo ni Lord ng puso that will always choose joy anuman ang sitwasyon na nasa harap natin. So kids, prayer formation! Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you God for letting us learn more about joyfulness. God, give us a heart that will always choose joy. Lord, we accept you as our Lord and Savior. We surrender to you our lives, God, and we lift you up everything, God. In Jesus' name, Amen. Thank you sa pagsabay, kids! So, next week, syempre, may bago na naman tayong lesson. At huwag kayong mawawala, ha? Dahil marami na naman tayong matututunan. Kita kids next Saturday? Okay, bye-bye!